Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? Today, panibagong video na naman tayo. At sa video na to, magbibigay ulit tayo ng konting kaalaman at idea, lalong-lalo na po sa mga kaibon natin dyan na newbie. For today's video mga kaibon, napakaganda po ng topic natin. Lalong-lalo na doon sa mga kaibon natin na nagpa-project ng mga palaw, kagaya po ng bronze palaw, pale palaw, at itong dan palaw. So kung ikaw ay nagpa-project ng mga ganitong ibon na gusto mo makapagpalabas ng visual, tapos ang gamit mong materialis is back-to-back possible lamang. Mga kaibon, kung itong materialis ninyo is back-to-back possible, tapos nakailang clutch na, hindi pa rin nagkakaroon ng visual na offspring, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman mga kaibon. So halimbawa, nagpa-project ka, tapos parisan mong back-to-back possible, hindi pa rin nagkakaroon ng visual sa offspring. For example, nakalima or apat na clutch na, wala pa rin nilalabas na visual. So ano ba ang dapat natin gawin kapag kaganito ang mga materialis natin mga kaibon? So halimbawa, nakalimang clutch na, hindi pa rin sila naglalabas ng visual. Dapat unang step na gagawin mo dyan, yung mga inakay na una, dapat nun hindi mo muna yan pwedeng i-out mga kaibon. Dapat nyan, pinapamatured muna. Habang pinapamatured mo yan, tuloy lang doon sa pag-test breed ng mga parent nila mga kaibon. Halimbawa, matured na yung unang inakay, pwede na silang i-breed, pero hindi pa rin nagkakaroon doon ng visual na offspring doon sa parent nila. Ang una pong dapat natin gawin dyan, kapag matured na yung inakay na unang painakay, sila dapat mga kaibon ang sunod na gagawin nating project. Dito na po papasok ang inbreeding mga kaibon. Ibibreed natin yung magkapatid dahil mayroon tayong project na gustong mapalabas. Lagi kong ina-advise na pwede naman mag-pares ng magkapatid. Lalong-lalo na po kung mayroon tayong project na talagang gustong palabasin. At sa pagpapares naman ng magkapatid, wala naman pong problema. Okay naman po yan. Lagi ko ding pinapayo na kung meron kang pinagpares na magkapatid, tapos unang clutch, halimbawa, apat yung itlog, isa lang ang pinisa. Halimbawa, apat yung may laman, isa lang yung pinisa. So, isang sinyalis yan na parang hindi maganda. At ito yung pangalawa. Halimbawa, mga kaibon, hindi rin sila nagsusubo sa mga inakay. Isang halimbawa rin po yan na hindi maganda na pagparisin yung magkapatid. Pero kung perfect clutch naman mga kaibon, ayos naman yung itlog, ayos naman yung pagpisa, binuhay naman yung inakay, napakagandang senyales po yan. Pero kung merong mga dead in shell, hindi sumusubo sa mga inakay, bibiyakin po natin mga kaibon. Dahil may pagkakataon na hindi talaga compatible yung dugo ng magkapatid, pwede mong i-transfer sa iba nilang kapatid mga kaibon. Posible yan na maging success po kapag i-transfer natin sa ibang kapatid yung kapares mga kaibon. So halimbawa, hindi pa rin nagkakaroon ng visual yung sa parent, magtitest breed na rin tayo dito sa mga unang inakay. Sila naman ang pagpupukusan muna natin habang nag-aantay tayo ng magkaroon ng visual na offspring yung parent ng magkapatid na pinagpapares natin. Dahil mga kaibon, itong mga palaw kasama yung ino, ang mga mode of inheritance nito mga kaibon is autosomal recessive mga kaibon. Kinakailangan both parent carrier ng dan palaw, dapat carrier ang both parent ng dan palaw na gene mga kaibon. So mga kaibon, dito sa pagpapares kasi ng back-to-back
possible, may pagkakataon talaga na halos minsan walang karga yung parent. So, sortihan din po ito dahil ang kinakailangan sa mga possible, this breed po, mga kaibon. For example, itong back-to-back possible natin na pinagpares, baka ang isang parent dyan walang kargang, for example, sa dan. Baka yung isang parent dyan walang kargang dugong dan, kaya hindi nakakapagpalabas ng visual. Dahil ang materialis nga lang natin is back-to-back possible lamang. Baka yung isang parent lang ang merong karga. Kaya tinuturo ko sa inyo na kung sa ganyang parisan, dahil medyo magandang klaseng parisan yan, doon na tayo muna focus sa mga anak nila. Sila dapat naman ang itis breed natin. Dahil kung dyan sa isang dyan sa parisan natin, kung isa lang na parent ang merong karga, baka naipasa doon sa anak. So kaya magtitis breed tayo ng magkapatid, mga kaibon. So halimbawa, matured na. So doon man tayo pupukos muna sa mga inakay nila, ay sa mga anak nila na naging matured na. Pupukos tayo doon habang nag-aantay tayo doon sa parent kung maglalabas ba ng visual. Halimbawa, napag-test breed na natin yung magkapatid. So kapag nakapagpalabas tayo sa mga kapatid ng visual, nangangahulugan, isa lang sa parent dyan ang merong karga na ipasa na doon sa mga naging anak nila, mga kaibon. Kaya naging swerte, naging swerte tayo dahil nakapagpalabas tayo ng visual. Dahil yung naging naipagpares natin, parehong career na ng dugong danpalo, kung danpalo yung tinitis breed natin. So mga kaibon, ito kasing tips na ganito, kadalasan wala po nitong gumagawa. Dahil yung iba, takot magpares ng magkapatid. Yung iba naman, ayaw. So mga kaibon, hindi naman masama ang pagpapares ng magkapatid kung meron tayong pinaproject. At yung iba naman kasi, hindi naman talaga pumupokus doon sa mga inakay. Pumupokus sila doon sa parent kung lalabas ba ng visual. So dapat, habang wala pang nilalabas na visual, kinakailangan doon sa mga unang inakay na naging matured na, doon naman tayo muna po focus. Dahil kung isa lang ang merong karga sa parent, baka na ipasa na doon sa mga naging inakay. So doon ang possible na maglabas ng visual. Lalo kung swerte natin na yung magkapatid na iparis natin, merong karga. So ganyan po dapat ang scenario kapag ikaw ay nagpa-project ng mga high mutation, tapos ang ginagamit mong materialis is mga possible na materialis lang. Alam nyo mga kaibon, sortihan kasi ang pagpapares ng back-to-back possible. Minsan sugal din ito. Dahil po, minsan sa mga possible, walang nagiging karga. For example mga kaibon, bibigyan ko kayo ng konting tips. Kagaya po nitong pagpapares ng halimbawa, nagpares ka ng split, pinares mo sa normal. Yung mga magiging anak niyan, possible. So kinakailangan doon test breed para malaman natin kung kumarga ba talaga. Makita natin kung kumarga ba talaga yung pagiging possible na ay pagiging split ng isang parent niya. So minsan naman mga kaibon, swertihan talaga to. May mga pagkakataon na sa unang clutch meron. May mga pagkakataon naman na kaapat na meron lalabas. Merong mga pagkakataon na ganyan. Swertihan din po ito kasi medyo sugal po ang paggamit ng mga possible, mga kaibon. So kung nakaapat, nakalima, nakaanim, nakapito, naklutch, wala. So itong nasa video natin, ito ang gawin ninyo. Dahil kapag ginawa ninyo ang ganitong step, 100% po yan, malalaman ninyo kung meron nga o wala talagang karga yung mga parent, mga kaibon. So doon sa mga nagpa-project ng mga high mutation, mga kaibon, sana nagkaroon kayo dito ng konting kaalaman at konting idea. So sana nagabayan ko kayo
sa pagbe-breed ng mga high mutation at sa pag titis breed ng mga pang-project, mga kaibon. So yun lang, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa lahat, sa ating lahat, mga kaibon. Thank you, thank you.